Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw po ng Sabado, sa 33rd linggo sa karaniwang panahon, at atin pong ginugunita ang Mahal na Birhing Maria sa tuwing araw ng Sabado. At sa banal na misang ito, ialay po natin ang ating mga daladalang kahilingan, ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ang kaarawan ni Jasmine Taligon at ang kaarawan ni Hernan Perez. Maging ang ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, na nauna na sa atin ang kanilang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Isama din po natin sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Mariang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhati ang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Nung mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimein sa Persia. Bantog ito sa kayamanan, sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon. Pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Pilipe ng Macedonica.
ang kauna-unahang hari ng Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong Matamo ang kayamanang ito, binalak niyang lutsubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antiocho nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanga ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem. At ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudiya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayong ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na." Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan niya ang mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila, di habang panahon na pababayaan ang naghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nilupig ang kamatayan. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niyang silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayang hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Marahil ay natatandaan ninyo ang linyang sa langit ay may tagpuan din at doon kita hihintayin. Ito po'y isa sa mga lyrics ng kantang pinamagatang Bato sa Buhangin. At sino po ang kumanta nito? Cinderella. Ano ho? Ito'y lumabas noong late 70s. At napakaganda po ng lyrics ng kantang ito. Sa langit ay may tagpuan din, doon kita hihintayin. Sa mga katagang ito, parang walang mangyayari kung atin pong iuugnay sa ating ebanghelyo. Ano ho? Dahil sabi ng ating Panginoon doon sa 7 lalaking na pangasawa ng babae, ang katanungan ng mga Saduseyo, sino ang kanyang magiging asawa? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Wala siyang magiging asawa dahil magiging kagaya ng mga anghel ang taong muling binuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay wala nang tagpuan sa langit. Yung sinasabing pag namamatay ang asawa, nagiging balo, ano ang sinasabi? Magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Iwala ng asawa.
Kung atin pong titingnan ang ating ebanghelyo, marahil ay ang mga balo ay nagtatanong, totoo kayang wala na talagang matatagpuan sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay sa pamamagitan ng relasyon? Ano, marahil ito ang ating itatanong. Marahil ang naglalaro sa ating isipan, madidissolve na nga ba talaga ang relasyon pagkatapos ng kamatayan sa mundong ito? Marahil ang kasagutan dito ay yes or no. Ano, yes at no. Yes, dahil masasabi natin, mismo ang ating Panginoon ang nagsabing, hindi mo na magiging asawa. Napakaliwanag po ng katanungan ng mga Saduseyo, sa pitong na pangasawa ng nag-iisang babae, sino ang kanyang magiging asawa sa muling pagkabuhay? Alalahanin po natin na ang mga Saduseyo ay hindi naniniwala sa resurrection, sa muling pagkabuhay. Kaya gawa-gawa lang nila ang istoryang ito na mayroong pitong magkakapatid na dahil sa batas ni Moises ay yung balo ay kailangang pakasalan ng kapatid ng namatay para pag sila'y nagkaanak, ang magiging anak dahilan doon sa kapatid na panganay na namatay na walang anak. Kaya nga ang kanilang istorya ay mayroong pitong magkakapatid na lalaki, iisang babae, sino ang maituturing asawa niya pagdating ng muling pagkabuhay? Yes, dahil hindi na nga magiging asawa, dahil magiging kagaya ng mga anghel na ang sabi ng ating Panginoon, do'y wala nang kamatayan, maglilingkod na lamang sa Diyos ang bawat isa. Subalit, no, hindi madidissolve ang relasyon dahil ang relasyon na pinag-uugatan ng pag-ibig ang siyang nagiging identity bilang mga tao. At hindi ito mawawala, yung sinasabing pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Kahit tayo'y mamatay, mananatili ang pag-ibig na ito. Dahil ang pag-ibig ay ang Diyos. At ito ang itinatak ng Diyos sa tao bilang identity ng tao ng kanyang pagiging likha ng Diyos. Ito ang papapanatilihin ng ating Panginoon, ang pag-ibig sa tao. Ito ang hindi madidissolve. Bagamat sasabihin natin na hindi na maituturing na asawa sa muling pagkabuhay ang inyong mga asawa, hindi na maituturing marahil na inyong mga kapatid dahil wala na ngang ganoon doon sa kabilang buhay, subalit mananatili ang pag-ibig bilang identity ng taong nilikhang kalarawan at kawangis ng Diyos. At ang kasagutan na ito ay mismong sinabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Nang sabihin dito ng ating Panginoon, maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nananatili ang identity ni Abraham, nananatili ang identity ni Isaak, ni Jacob. Ang identity ko, ang identity ninyo, mananatili kahit tayo'y mamatay. At sinabi pa dito, hindi siya Diyos ng mga patay. Ibig sabihin, sina Abraham, si Isaac at si Jacob, alam po natin na mga patay na ito. Subalit bakit sinabi ng ating Panginoon, hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay? Ibig sabihin lamang ng ating Panginoon, mga buhay nga ang tatlong ito na siyang modelo
nang muling bubuhayin ang mga patay ng ating Panginoon. Nananatili ang kanilang identity bilang isang tao dahil nandoon ang pag-ibig. Kaya nga, sasabihin natin, totoong may tagpuan sa langit ayon sa lyrics ng kanta. May forever kung titingnan po natin dahil ito ang inilagay sa atin ng ating Panginoon sa ating pagiging mga tao. My dear brothers and sisters, marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito na kung saan ito ang ating natunghayang ebanghelyo, pagpatuloy natin ang ating pag-ibig, ipagpatuloy natin ang ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi naman natutulog ang Diyos. Pagdating ng panahon, nandoon ang pag-ibig na Kanyang ibinigay sa atin, itinatak sa atin bilang mga tao. Ito ang mananatili. At nawa, sa pagdating ng panahon na iyon, tunay nga na ating marating ang langit na tahanan upang doon ay magkaroon pa rin po tayo ng tinatawag na relasyon, pag-ibig, bagamat hindi na maituturing na espesyal kagaya ng asawa na sinasabi nga dito ng ating Panginoon, hindi na magiging asawa dahil magiging mga anghel ang bawat isa. Maglilingkod tayo sa ating poong may kapal na makikita na po natin ng mukhaan ang nagpahiram sa atin ng buhay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Berhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na berhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya'y inihain, bilang magkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y lumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipain tulad sa tukso, at iriyaw kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kudero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sa amin.
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos na isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata. Move.
pagbasa. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhing Maria ay pagtulad namin sa Kanya, ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Bukas po, araw ng Linggo, ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Magkakaroon po tayo ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng misa sa ika-anim ng gabi na susundan ng banal na oras.
kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging ang mga tao na mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na di pahayo. Ang pagkalinga at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanong.
kanyang kaharian.